ang work from home setup ay naging isang modernong paraan na ng pagtatrabaho na nagbibigay ng daan sa mga empleyado na gawin ang kanilang mga tungkulin mula sa kanilang mga tahanan at nagtataguyod ng hassle-free work environment. At isa sa pangunahing bahagi nito na umusbong ay yung trabaho na virtual assistant. Correct. At para bahagi sa atin kung ano nga ba ang benepisyo ng pagkakaroon ng virtual work setup, makakausap po natin si Brian Manares na nagtatrabaho bilang isang virtual assistant. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Brian. Good morning po. Good morning. Excited about this. Okay, so Brian, maring mo bang i-explain sa ating mga tagapanood kung ano yung karaniwang ginagawa mo as VA at ano yung qualification para maging isang virtual assistant? Okay po. So virtual assistant muna. So explaining the virtual assistant. So virtual assistant from its term, virtual meaning online or remote, assistant naman. So kumbaga yung service na pinoprovide mo is support sa mga international clients or local clients. Pero ngayon kasi sa context ng virtual assistant, parang mas common na yung international client or yung mga foreign clients na tinatawag natin. And sobrang lawak ng virtual assistant bilang industriya, miski until now. I think ako, feeling ko hindi ko pa rin natatap yung buong industriya ng pagiging isang virtual assistant. Pero particularly, meron tayong tinatawag na mga services din. So under the support, meron tayong administrative, meron tayong mga general virtual assistant, meron tayong mga executive virtual assistant, meron naman tayong mga creatives, nandiyan pumapasok yung mga creative support, so yung mga graphic designer, video editor, social media marketer, content strategist, at marami pang iba. And then meron din naman tayong mga technical, kumbaga more on IT na yon, support, software and web maintenance, troubleshooting, so common yon sa mga support na binibigay ng mga virtual assistant. So ako, personally, I am an executive assistant, kumbaga yung mga kliyente ko, mga executives sila from different parts of the world, commonly from the US, and mga executives sila, yung mga CEOs. And in terms of the qualification naman, wala namang specific na qualification, depende na rin yan sa kliyente. Kasi mayroong mga agency na, tinatawag tayong mga VA agencies na kung saan pwede tayong mag-apply. And I think doon sa mga VA agencies, mas may qualification. Let's say, kailangan may bachelor's degree ka. Pero if you compare naman sa mga their clients, ganun din, mayroon ding mga nangangailangan ng mga qualification, let's say, educational background. Pero like for me, I started working as a virtual assistant when I was 18 years old. So I was senior high school that time, grade 12 student. So ibig sabihin, hindi naman talaga kinailangan na meron akong college degree. So in terms of the qualification, ang very important lang is yung skill na ma-offer mo sa mga client. Okay. Well, ang galing nun, Audrey, no? Kasi imagine mo na sa bahay ka lang, pero kumikita ka. So ang galing nun. Pero yeah. Okay, saan mo ba unang nalaman ang trabahong ito? Nalaman ko po siya, actually, that was 2 years ago lang. So, sobrang bago pa lang din po ako sa pagiging isang virtual assistant. So, 2 years ago, I was 18 years old and a grade 12 student graduating. And yung sister ko na-mention niya na yung boyfriend niya daw, earning this much. So, parang sabi ko, ang laki naman nung ina-earn niya. Parang he was 20 years old dati yung boyfriend niya that time. And sabi ko, parang may trust issues pa nga ako when nung sinabi ng sister ko. Kaya nung siguro destiny na rin, nakita ko sa TikTok kung saan nandun din ako ngayon. Sa TikTok, may nag-TikTok live na isang agency na nagpo-promote na sabi ko, ang laki ng sahod, tapos nasa bahay ka lang. And dun nag-start ako maging isang virtual assistant. Nag-apply ako. And nung nakapasa ako sa application process nila, nagbigay na agad ako ng tip sa TikTok. Kaya nung nag-start pa lang ako, may mga tip-tip na ako kahit hindi pa naman ako pasado even sa training, kasi may training pa po yun before ka magkaroon ng client. So kailangan mapasa mo muna yan. Pero ako, nagbigay na agad ako ng mga tips sa TikTok ko. And hanggang sa ngayon, tumutulong na rin ako sa mga aspiring virtual assistants na makahanap ng mga trabaho nila or makapag-start maging isang virtual assistant. Well, sir, ano naman yung mga benepisyo bukod sa mga nabanggit mo kanina, no? Malaking sweldo, hindi mo na kailangan mag-travel. Ano yung iba pang mga benefits na nakuha mo sa pagiging VA? At ano yung pagkakaroon ng virtual work setup? Ano yung mga benefits dito? Yung mga benefits naman po personally, first, maybe yung wala ng traffic. Hindi mo na kailangan mag-commute. So less hassle, less stress.
Though ako, personally, hindi naman ako nakaranas na matatraffic pa ako because yung first work experience ko talaga is pagiging virtual assistant. So hindi ko na-experience na magko-commute ako, ma-stress ako sa pagko-commute para lang makapunta sa trabaho ko and tipid na rin sa pamasahe. So I think that's another benefit ng pag-work from home. And another is maybe if you're very, if you want to, you know, be with your family and makita mo yung paglaki ng mga anak mo, so maybe that's another benefit na mas nakakasama mo yung family mo. And also you can work anywhere. Pwede kang, meron akong mga kakilala na nagda-Japan sila, nagpo-Korea, habang nag-work sila. So, basta may internet talaga, ayun, benefit yon. And yeah, I guess since I am still a working student, so I'm a student, I am working as well. So I guess mas na-manage ko yung time ko since online lang yung work ko, I can still study and finish my study. Ang galing talaga ng development na nangyari no, after Wi-Fi ng pandemic. Wi-Fi lang kailangan mo. Oo, kasi imagine mo. Yeah. Kahit nasa Boracay ka. Correct. Nasa Puerto Galera ka. Dati, di ba, commercial lang yan na kunyari nasa Boracay ka tapos nag-ano ka, nagtatrabaho. Ngayon, totoo na to. Pero paano mo naman minamanage na pagkakaroon ng work-life balance habang nasa isang work-from-home setup? Kasi I remember, Audrey, nung pandemic, di ba, yun yung challenge. Mm. Parang, paano mo gagawin yung trabaho mo habang nandyan yung anak mo, ate mo, kuya mo, nanay mo, lahat na. Anong tips mo para sa iba na naisubukan ng pagiging isang virtual assistant? Okay po. So I guess, personally ako, since instead of work-life balance, kasi mas, syempre may study pa ako, so I guess work-life ako, work-life study blend, instead of balance, because mag-overlap at mag-overlap yung schedule mo. So kapag sinabi kasi nating balance, parang it's quite, you know, not possible na ma-balance mo, but yung ma-integrate mo sila sa buhay mo, both your work and your life, maybe ayun yung possible. And ako, personally, since I am an executive assistant and I manage other people's or yung mga executive ko, yung time nila, yung life nila. So, kumbaga, kailangan ako sa sarili ko, dapat marunong din ako mag-organize. So, I use project management. Nandun na lahat yung priority ko. Nandun na lahat yung mga goals na kailangan kong tapusin in a week, on a monthly basis, ganyan. And also, I make sure na ini-utilize ko yung calendar ko para nakaplat na dun yung mga events ko, yung vacation ko, and sinaseparate ko yung personal, yung life, yung work ko, and also yung studies ko sa calendar. And yeah, so maybe the main tip na pwede kong ibigay sa mga aspiring virtual assistant, first is maybe you have to, kasi as a virtual assistant, kailangan talaga na resourceful ka. And pumapasok doon na kailangan marunong ka mag-research. Kasi if you don't know how to research, mahirap makasurvive bilang isang virtual assistant. Kasi kumbaga lahat online na, ma-research mo, nandiyan yung Google, nandiyan yung YouTube. And sobrang daming mga resources na kailangan nating, I mean, pwede nating puntahan if ever na may mga tanong tayo. Ganyan. And second is, if you wanna start working as a virtual assistant, very important din na meron kang motivation. Kasi pag may motivation ka, kumbaga, kapag nawawalan ka na ng pag-asa, kasi meron akong mga kilala po na virtual assistants or mga aspiring virtual assistants na sabi nila, ang galing-galing ko dati sa work ko, bakit ngayon na nag-virtual, virtual na nga lang, bakit ang hirap-hirap pa magka-client? So that's normal na merong mga rejections, normal na hindi ka agad mapansin ng client, lalo na kahit nag-umpisa ka pa lang and sabihin mo pa na 15 years of work experience ka na, kasi ang pinaka-ano naman doon is yung skill mo talaga and yung pagiging resilient mo. So very important na may why ka. So kumbaga you're boosting your fighter spirit. Hindi yung fighting but fighter, kailangan palaban ka talaga. And you know na if ever man na ma-feel mo na hindi mo na kaya, if hindi mo na talaga kaya, so babalik at babalik ka sa reason mo kung bakit gusto mong mag-start. And sinasabi naman namin na kung gusto mong maging isang virtual assistant, posible naman siya sa lahat. Pero the thing is, hindi siya para sa lahat. So maybe mag-work sa akin, pero hindi mag-work sa iba. Maybe kaya kong magpuyat, pero hindi kaya magpuyat ng iba. I think ayun po. Okay, oh. Sir Brian, ano, bilang panghuli, no? Nabanggit mo kanina na nagbibigay ka rin ng free tips and templates sa mga aspiring virtual assistant sa iyong TikTok account. Siyempre, imbitahan mo rin ng ating mga ka-RSP na i-follow ka sa iyong TikTok account. Thank you so much po. Yes po, so you can follow me on TikTok at Bryarn, so tatlong N. And I provide their tips, templates, resources. And if you want to start working as a virtual assistant,
Meron ako doon mga videos na pwedeng makatulong sa inyo makapag-start talaga yung step by step and also yung mga tips for every part of the process, interview, intro video, pag-prepare ng resume, cover letter. So may mga videos ako doon. And also meron din ako IG broadcast na Katambray. So nandun ako nagbibigay ng mga updates ko about my announcements, videos, free templates, free resources. Yep. Thank you so much. Alright, maraming salamat sa pagbibigay impormasyon sa amin. Kung ano nga ba ang mga benepisyo na pagkakaroon ng virtual work setup, Brian Manjares. Thank you so much po. Thank you so much. Maraming salamat.